ninyo mga kaibigan, what's good, what's good? And today's topic natin mga kaibigan, pag-uusapan natin ay tungkol sa banda. Ito nga po pala ang 10 utos ng banda. So mga kaibigan, pasintabi lang po sa mga tatamaan dyan, no? Hindi po natin hangad na makapanakit ng damdamin. Ang atin lang naman eh, gusto natin na kumatok ng kaunti sa kanilang puso't damdamin. Para naman po maging mas maayos ang ating mga grupo sa banda. Bato-bato sa langit mga kaibigan, ang tamaan huwag magagalit. Kung bago ka po sa channel ko, please hit the like button and subscribe na kayo mga kaibigan. And without further ado, let's get into the video. Inyo mga kaibigan, no? Unang-una sigurong problema sa pagbabanda mga kaibigan eh yung pagiging late ng mga miyembro. Pre, malapit na magsimula yung practice, nasaan ka na? Hello pre, on the way na ako pre, nasa jeep na ako, on the way na. Malapit na ako. Okay lang naman siguro kaibigan kung paminsan-minsan lang nalilate. Ang kaso yung iba kasi ginagawa ng hobby eh. Pre, dito na ako. Oh pre, ang tagal mo naman. Lunes yung practice, Merkulis na. Sorry pre, sumakay pa kasi ako ng 3 bangka, 2 barko, tsaka 5 eroplano eh. Tas traffic pa sa EDSA. Mga kaibigan, kapag may mga kausap kang ibang tao, dapat maging professional ka. Kasi hindi lang namang oras mo ang nahasayang. Pag ang call time alauna, pumunta ka naman doon kaibigan kahit mga 12:30. Para mas okay yung ikaw yung naghihintay sa kanila kesa ikaw yung hinihintay. Lahat ng oras natin mahalaga, importante tayong lahat. So wag nating sayangin yung oras ng iba na parang yung tayo lang ang importante sa mundo. Isa pang nakakainis siguro sa ugali ng mga nakakasama natin sa banda eh yung hindi sumisipra o hindi nagpa-practice sa bahay bago yung practice nyo o yung rehearsal nyo. Ba naman to, istorbo? Oh, hello pre. Hello, tol. Musta yung sipra mo? Malapit ko nang matapos yung isang kanta. Oh, nagpa-practice nga ako ngayon, tol eh. Ano? Siguro malapit ko nang matapos na nagpa-practice ako ngayon, tol. Ah, ganun ba? Sige, kaibigan. Tutuloy na lang ako sa pagpa-practice ko. Kaibigan, binigyan ka naman ng sapat na oras para mag-practice sa bahay. Huwag naman yung mismong rehearsal nyo, eh dun ka pa magpa-practice nung part mo. Nandun kayo, kaibigan, para practice nyo as a whole. Hindi yung dun ka magpa-practice nung part mo para dun sa kanta. Ang sa akin lang naman kaibigan, maging responsable ka. May mga taong nasayang yung oras at umaasa na nabuo mo yung isang kanta para tutugtugin nyo dun sa gig nyo. Naiintindihan ko naman kaibigan kung busy ka dahil may trabaho ka. Pero kaibigan, ang sa akin mag-isip-isip ka kung dapat ka ba talagang magbanda. Dahil wala kang oras para mag-practice, paano ka pa magbabanda? Naman kaibigan, siguro yung isa sa pinaka nakakainis na ugali ng mga nakakasama natin sa banda. Hindi ko naman nilalahat mga kaibigan, no? Ito yung hindi reasonable na paghahati nyo dun sa makukuha nyong tip. Nandun na tayo kaibigan na may TF ang bawat isa o talent fee. Pero hindi ko kayang intindihin kung bakit kailangan lamang ka sa hatian ng tip. O yan to la, may TF ka na, may tip ka pa. Eh sir, magkano po ba yung tip natin? 1,000. Eh bakit 20 lang po to? Eh band leader ako eh. Band leader, gets mo? Band leader ako, band leader. Nandun na tayo na ikaw ang band leader ng grupo nyo. Pero utang na loob, nandyan ka kaibigan para imaneho ang iyong grupo. Para mag-decide. Hindi ko kayang intindihin kung bakit kailangan lamang ka sa tip. Maaaring ikaw yung pinakamatagal dyan sa grupo o pinakamatagal sa industriya, kaya ikaw ang naging band leader. Pero kaibigan, nandyan ka para manehuhin ang iyong grupo. Hindi para ikaw yung pinakamalaki kitain. Ito naman kaibigan, yung kamag-anak ng hindi pagsipra. Ito naman yung klase ng tao na nakakasama natin sa banda na puro intro lang yung sinisipra. Ewan ko ba kung sasali sa intro voice, puro intro lang ang gusto. Intro.
Nakalimutan ko yung kasunod eh. Ah, ganun ba? Kaibigan, pag sisipra ka ng kanta, utang na loob tapusin mo. Dahil pag tinugtog nyo yan sa gig, hindi naman puro intro. Anong gagawin mo dyan, kaibigan, sa mga intro mo? Kaibigan, pag sinabi mong buo mo yung isang kanta, buo mo siya hanggang dulo. Hindi yung kalahati lang. Ito naman yung malimit na pinagtatalunan o pinag-aawayan ng mga magkakagrupo. Ito yung pagbibigay ng pondo o ng mga list ng kanta na tutugtugin nyo. Naiintindihan ko naman, kaibigan, na bilang isang gitarista tulad ko, eh gusto mo yung mga kanta na may magagandang adlib o yung mga challenging na tugtugin para sa'yo o yung iba naman dyan ang pinipiling ipondo yung madaling tugtugin para sa kanila. O pre, gumagawa ako ng listahan para sa mga susunod nating popondohin. Baka may suggestion ka dyan, kaibigan. Ah sir, yung Through the Past and Flames ng Dragon Force, sir, tsaka yung Nymphetamine, tsaka yung Down with the Sickness, sir, maganda adlib nun eh. Regardless sa dahilan, mga kaibigan, pasintabi lang sa mga tatamaan. Pero hindi naman kasi tayo yung kakanta. Kahit mataas yung nota, kayang abutin ng gitara mo, kaibigan. Kayang abutin ng bass. Pero hindi laging kayang abutin ng vocalista. Yung gitara mo, kaibigan, hindi napapaos. Pero yung vocalista, kaibigan, utang na loob, napapaos yun. Kaibigan, yung gitara mo, pag napigtasan ng string, pwede natin palitan yan. Pero pag namaos yung vocalista mo, utang na loob, di makakakanta yun. Hindi ko naman sinasabi na vocalista lagi ang dapat pumili ng kanta. Ang sa akin lang, sana bigyan natin ng priority yung vocalista dun sa vocal range niya para sa mga kanta na ipopondo natin. Sana bago ka magbigay ng list ng pondo mo, i-anticipate mo muna kung sino yung kakanta. At sana hingan mo ng side yung inyong vocalista kung okay ba sa kanya yung pondong naisip mo. And speaking about pondo, mga kaibigan, ito naman yung scenario na kung saan yung taong nauuna sa banda nyo o yung taong advance sa grupo nyo, eh bigay ng pondo. Parang gusto yata lahat ng kanta tugtugin na. Parang ang gusto niya sa practice nyo kada linggo, bago ng bago ng bago. Okay naman yan, kaibigan, wala naman akong tutol dyan. Pero as long as malinis na yung unang pondo na pinondo nyo. Ang kaso, kaibigan, paano kung hindi pa malinis yung mga unang kanta nyo? Tol, medyo hindi maganda yung tunog natin. Medyo magulo yung pagkakasink ng tugtog natin eh. Ano masasabi mo, tol? Ganun po ba, sir? Sir, next week sama na lang natin yung kanta ng Parokya, tsaka ng Eraserheads, tsaka maganda yung kanta ng Urban Dub, tsaka Franco, sir. Sama natin yun. Kaibigan, wala naman tayo sa contest ng paramihan ang kayang tugtugin. Aanin mo yung quantity kung wala namang quality. Mas pipiliin ko na yung kokonti yung pondo basta malinis at maayos pakinggan kaysa sa napakaraming ang kayang tugtugin, ang gulo-gulo naman. Hindi mo pwedeng hanapin yung sarili mo sa iba. Ang ibig ko sabihin, hindi porket kaya mo nang tugtugin, eh kaya na rin ng iba. Hindi porket mabilis kang pumikap, eh mabilis na rin yung iba. Bilang isang grupo, dapat mag-intindihan kayo. Oo, siguro mabagal siyang bumuo ng kanta, kaya kayo natatagalan. Pero kaibigan, ano ka ba niya? Kagrupo ka ba niya o kahaway? Nandyan ka ba, kaibigan, para i-discriminate siya? Nandyan ka ba, kaibigan, para i-down siya? O nandyan ka para tulungan siya? Maaaring di niya makuha yung isang kanta, pero imbis na i-demotivate, kaibigan, tulungan mo siya. Maaaring bigyan mo siya ng chord list, o kaya naman, ipaliwanag mo sa kanya yung mga keys ng kanta. At ikaw naman na nahuhuli, baka balak mo namang bilis-bilisan ng pagsipra. At sa usaping pondo pa rin tayo, mga kaibigan. Ito naman yung scenario na kung saan magbibigay sila na magbibigay ng pondo. Tapos, hindi naman tutugtugin. I feel you, bro. Sa hindi ko maintindihang dahilan, bakit nyo binigay yung pondo, tapos hindi naman pala natin tutugtugin. May mga tao na naghihirap na buuin yung kanta, pinagpraktisan, pinagpuyatan. Tapos, hindi nyo tutugtugin. Pre, tirahin naman natin yung baby shark. Wag na yan. Bakit? Wag. Eh, di ba ikaw nagbigay nung pondo yun? Wag na yun. Pangit yun. Wag na yun. Maaaring hindi nyo siya tugtugin sa mismong gig nyo. Pero utang na lang, baka sa rehearsal pwede nyo siyang tugtugin. Ang nakikita ko lang dyan na dahilan, eh yung taong mismong nagbigay ng pondo na yun, eh siya yung hindi sumipra. O kaya maaaring naganda lang siya sa kanta na yun, kaya niya binigay. Tapos yung kanta, pag hindi sinipra, magagalit yung kabanda mo. So paano, kaibigan? Next time na magbibigay ka ng pondo, sisiprahin ko ba o hindi?
kaibigan, yung klase ng kabanda mo na parang nasa Battle of the Band lagi. Yung tipong adlib ng adlib, eh may kumakanta. Yung tipong yung bahista, love song tinutugtog, slap ka ng slap, slapin kita eh! Kaibigan, naiintindihan kita. Ako man, gusto ko yung mga nag-a-adlib na part. Pero utang na loob, kaibigan, hindi isang buong kanta, puro adlib. May tamang oras para i-showcase mo yung kagalingan mo, kaibigan. Pero utang na loob, habang may kumakanta, baka balak mong mamaya na mag-adlib. Wala na tayong nabuo kaka-adlib mo. Hindi lahat ng sitwasyon at hindi lahat ng taong nakikinig na-appreciate yung pag-a-adlib. Yung ibang nakikinig, gusto nilang marinig yung boses ng vocalista, yung harmony ng kanta. Hindi yung adlib ka ng adlib dyan. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ikaw na lang yung banda, ikaw na lang tumugtog mag-isa. Mapunta naman tayo sa usapin ng magsyota. May mga ilan-ilan tayong kagrupo o kasamahan na nagdadala ng girlfriend o boyfriend sa practice o kaya dun sa mismong gig. Wala naman akong tutol dyan, kaibigan. Okay naman yan kung sa ganyang paraan ka mai-inspired. O kung sa ganyang paraan gaganda yung tunog mo, bakit naman hindi, kaibigan? Ang kaso, kaibigan, utang na loob. Sa lugar na pinuntahan mo, baka nakakalimutan mo, nagtatrabaho ka dun. Trabaho mong tumugtog at hindi makipaglandian dun sa kasama mo. Hi, babe! Bakit mo na kaya rito, tol? Isama mo na kaya sa tugtog natin. Yung tipong kada isang set, gusto mo siyang batiin. Yung tipong lahat ng set, gusto mo siyang ipajam. At ikaw naman nakasama sa gig, utang na loob, may tamang oras para maglandian at magpabebe. Huwag yung oras na nagtatrabaho yung syota mo. Isipin mo na lang, kaibigan. Nandyan ka para suportahan siya, di ba? So huwag mo siyang guluhin. Okay na yung nanonood ka, okay na yung palakpakan mo siya. Hindi yun, dyan ka pa mag-iinarte kung kailan tumutugtog yung tao. At ang last but not the least, mga kaibigan, eh yung sinasabi nila na bawal magsyota ng kabanda. Pagdating sa bagay na to, kaibigan, hindi ko siguro kayang tumutol o magsabi ng masama, no? Oo, nandun na tayo na masisira yung banda, oras na magkagalit kayo. Nandong hindi aatin si lalaki o hindi aatin si babae ng practice dahil nag-aaway sila. Nandun na rin tayo na masisira yung banda nang dahil sa inyong dalawa. Pero mga kaibigan, aminin natin, wala naman tayong magagawa kung talagang magkagustuhan sila. Hindi mo pwedeng iset ang certain rules na huwag kayong magkagustuhan. Anong magagawa natin kung nagmahalan sila? Pero ikaw naman lalaki, bago mo ligawan yung vocalista, i-anticipate mo na masisira yung grupo nyo sa oras na nag-away kayo niyan. May mga taong naghirap para mabuo yung banda na yan, tapos sisirain nyo lang dalawa. Buti sana kung lagi kayong masaya, di sana masaya yung pagtugtog nyo. Paano pag nag-away kayo? Marami naman babae na pwedeng ligawan. Huwag na lang siguro yung kagrupo nyo. Ang kaso, pag dumating na tayo sa puntong nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Ayusin nyo na lang siguro. Huwag lang din siguro yung tipong tuwing magpapalit kayo ng bukalis ng babae, eh liligawan mo. Pero tulad nga ng sinabi ko, kaibigan, hanggat maaari, pigilan nyo dahil masisira ang banda nyo nang dahil lang sa relasyon nyo. Maraming salamat sa panonood sa akin, mga kaibigan. At salamat din po sa mga taong nag-comment sa post ko sa Facebook. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo ma-shoutout lahat at medyo madami po kayo. Alam ko medyo marami pa akong hindi nabanggit, concerned po sa bagay na to. At kung meron po kayo naiisip na sana inaidagdag natin, sana po mag-comment kayo sa baba para po mapag-usapan natin kahit papano. Sana kahit papano nakapagbukas po ako ng kaisipan sa mga ilan-ilan nating kasamahan para po maging mas maayos pa ang ating grupo o ang ating banda. At muli inuulit ko po, hindi ko hangad na malakit ng kalooban ng kapwa. Tulad nga na sinabi ko kanina, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. At maraming salamat din po sa panonood sa channel ko. Please hit the like button and mag-subscribe na kayo, mga kaibigan. And kung meron kayong gustong ipa-content sa akin, as long as kaya ko, mga kaibigan, gagawa natin ang content dyan. Please comment down below. And once again, this is Monty aka Timon, signing out.